Electricity bill ng ilang taga Calapan, Oriental Mindoro, umabot sa mahigit 1,000,000 piso. Pero kung kukwentahin, batay sa 8 pesos and 50 centavos kada kilowatt hour na nakalagay sa statement of account, dapat nasa 54,000 pesos lang ang bill. Pag amin ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco, nagkamali talaga ang kanilang meter reader para sa statement of account na ito. Inaalam nila ngayon kung saan nagkaroon ng pagkakamali. Sa isa pang bill na umabot din ng mahigit 1,000,000 piso, makikita ang pagkakamali kung saan naging current reading ang total consumption history ng metro. Paliwanag ng Ormeco, human error ang nangyari. Agad naman daw itong itinama ng kanilang meter reader at nagbigay ng tamang billing sa apektadong consumer. Pero nag-viral na ang post nito sa social media. Pakiusap ng Ormeco sa mga customer sa kanila direktang magsumbong para maaksyonan ang pagkakamali kaysa i-post ito sa social media. Kauna-unahang trilateral maritime exercises ng Pilipinas, Amerika at Japan, sinimula na. Ang pagsasanay na tinawag na Kaagapay 2023, isinasagawa sa gitna ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ang Amerika ang may inisyatibo sa naturang pagsasanay. Ayon kay Captain Brian Crotler ng US Coast Guard, bilang kaalyado ng bansa, hindi nila hahayaang wala sila rito habang hinaharap ng Pilipinas ang hamon sa pinag-aagawang teritoryo. Isasagawa ang Kaagapay 2023, higit 100 nautical miles mula sa Scarborough Shoal na hindi tinatantana ng China. Ang Philippine Coast Guard handa naman daw sakaling manggulo ang China sa gitna ng kanilang pagsasanay. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Makaigaan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso Abroad naman, maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.